guhit at pagkulay. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Magaling ka bang gumuhit? Pagkatapos mong iguhit ang isang larawan, kinukulayan mo ba ito? Ngayong araw, ating tatalakayin ang mga dapat nating tandaan sa pagguhit at pagkulay. Kasanayang pagkatuto at koda. Uses control of the painting tools and materials to paint the different lines, shapes, and colors in own work or in a group work. Pagmasdan natin ang nailimbag na sining sa ibaba. Maaari mo bang ilarawan kung paano naiguhit ang mga linya? Sige nga, pagmasdang mabuti ang mga linya ng larawan. Ano-ano ang hugis na iyong nakita at paano ito nabuo? Ngayon, nais kong tignan ninyo ang mga hugis na inyong nakikita sa larawan. Ano kayang kagamitan ang ginamit sa pagguhit ng larawan? May ideya ka ba kung ano ang ginamit sa pagguhit? Mapapansin na ang ibang linya ay iginuhit ng may karaniwang gaan at ang iba ay may diin. Ano nga ba ang pagguhit? Ang pagguhit ay isang anyo ng sining biswal kung saan gumagamit ang isang tao ng iba't ibang instrumento para magmarka sa isang patag na medium. Ito ay karaniwang tumutukoy sa pagmamarka ng mga linya at iba't ibang bahagi ng tono ng kulay sa papel. Paano iginuhit ang mga linya? Ilarawan ang mga ito. Nais kong tignan ninyo ng mabuti ang larawan. Mapapansin niyo na may mga linya na iginuhit ng makitid. Mayroon ding mga linya na iginuhit ng mas malapad. Ito naman ang ikalawang larawan. Pagmasdan nito ng mabuti. Pansinin kung paano ito kinulayan. Tingnan ang paraan ng pagkulay sa larawan. Mapapansin na gumamit sa pagkukulay ng matingkad at mapusyaw na kulay. Mga kagamitan sa pagguhit at pagkukulay ay kanilang ginamit. Narito ang mga iba't ibang mga kagamitan sa pagguhit at pagkukulay. Ikaw, ano-ano ang mga gamit na iyong ginagamit sa pagguhit at pagkukulay? Tignan natin kung narito ang inyong mga ginagamit sa inyong pagguhit at pagkukulay. Una na dito ang lapis. Crayola, watercolor, at markers. Ginagamit mo rin ba ang mga ito sa iyong pagguhit at pagkukulay? Ba ang mga dapat nating tandaan sa pagguhit at pagkukulay? Narito ang mga sumusunod na dapat nating isapuso at isaisip.
sa paglikha ng mga likhang sining. Una, mas magiging maganda ang ating likhang sining kung makokontrol natin ang paggamit ng lapis at ng pangkulay. Nararapat lamang na kontrolado natin ang lapis at ang kagamitan na ginagamit natin sa pagkukulay. Ikalawa, lagyan ng gaan at diin, kitid at lapad ang mga linya. Mas maganda na may mga linya na bibigyan natin ng diin. May mga linya naman na lalagyan natin ng gaan. May mga linya na makikitid at meron din linya na malapad. Ikatlo, sa pagkukulay ay gumamit ng matingkad at mapusyaw na kulay. Kamukha ng ating pinag-aralan sa ating unang aralin, kung saan na gumagamit tayo ng contrast sa pagkukulay. Gumagamit tayo ng matingkad at mapusyaw na kulay. Narito ang mga ilang halimbawa ng pagguhit at pagkulay. Unang larawan at ikalawang larawan. Kung inyong mapapansin, ang gumuhit sa mga larawang ito ay kontrolado niya ang pangkulay na ginamit. Ang mga linya ay mayroong diin at ang iba naman ay may gaan. May mga linya na malalapad at meron din namang maninipis. Sa kanyang pagguhit at pagkukulay, mapapansin ninyo na gumamit siya ng contrast, kung saan mayroong mga pangkulay na matitingkad at meron din namang kulay na mapusyaw. Magkakaroon tayo ng mga gawain. Gawain 1, tignan ang mga larawan. Lagyan ng check kung ito'y ginagamit sa pagguhit at pagkukulay ng isang sining. Lagyan ng X kung hindi. Unang larawan. Check o X. Ginagamit ba ito sa pagguhit o pagkukulay? Number 2. Check o X. Number 3. Number 4. Check o X. At number 5. Check o X. Gawain 2. Basahin ang pangungusap. Lagyan ng hugis at sulok ang patlang kung ang pangungusap ay tama at hugis bilog kung mali ang isinasaad ng pangungusap. Tatsulok kung tama, bilog kung mali. Number 1. Ang pagguhit at pagkukulay ay ginagamitan ng mga kagamitang crayola, lapis, watercolor palette at markers upang maipakita ang kagandahan ng isang sining. Ang pagguhit at pagkukulay ay ginagamitan ng mga kagamitang crayola, lapis, watercolor palette at markers upang maipakita ang kagandahan ng isang sining. Tatsulok kung tama, bilog kung mali. Number 2. Lagyan ng gaan at diin, kitid at lapad ang mga linya. Lagyan ng gaan at diin, kitid at lapad ang mga linya. Tatsulok o bilog? Number 3. Sa pagkukulay ay gumamit ng puro matitingkad na kulay. Sa pagkukulay ay gumamit ng puro matitingkad na kulay. Tatsulok kung tama, bilog kung mali. Number 4. Mas magiging maganda ang ating likhang sining kung lalagyan ng tamang kulay. Mas magiging maganda ang ating likhang sining kung lalagyan ng tamang kulay. Tatsulok kung tama, bilog kung mali.
Number 5, ang gunting ay ginagamit sa pagkuhit. Ang gunting ay ginagamit sa pagkuhit. Tatsulok o bilog? Gawain 3. Nais kong kumuha kayo ngayon ng maikling bond paper at gumuhit ng isang tanawin. Kulayan ito. Kumuha ng maikling bond paper at gumuhit ng isang tanawin. Kulayan ito.